judge naman yung pagkakaroon. Carlo, meron ka bang gustong... We're not... Sino nga? Like, you're so... It's based though. I'm not judging anyone. Oh, hindi tayo nandito para maghusga. Maaaring pag-usapan natin yung mga issues before, yung mga personal na mga banat. Like ito tong babaeng to, lagi niyang sinasabing kleptomaniac ako. May nakita ka bang kleptomaniac na nagnanakaw sa harapan ng maraming tao? Oo, sabi ko, nagnakaw ako ng t-shirt. I hate to stoop down to your level, but we're here as castaways, so I'm sorry I have to level down with this trash. Yeah, yeah. Okay, okay. Relax. Hindi, ang mga banat personal eh. Hindi, ano to, beauty pageant? Yung talagang sasabihin niya, kapintasan ng anak ko, kapintasan namin, na yung mabaho kami, kleptomaniac. Ano to, beauty pageant? Mabuti sana kung hindi title holder yung kanyang binabangga. Oh, you talk too much. Oh my God. Nakasampung balik na ako sa industry. Siya kapaket pa lang, nakasampung balik na ako. Obviously, ang ilan sa inyo, meron pa rin mga alitan. Meron ba sa inyong nakapag-move on na sa laro ng Survivor? I would like to ask Geneva, how do you feel? At the end of the day, I think the best thing talaga na ginawa ko was to quit. Because... Bakit? I really thank God that I quit because ayoko nang may kaaway. Nakikita ko ngayon na may kahit pa paano may sama ng loob, may alitan. And akala ko noon nung sumama ako kay Casey, I just really wanted him to win. Diba? Kasi team pa rin kami. Kami naman, gusto na yung magsakalan one day, the next day, you know, we patch things up because ano kami eh, rock kami. Alam mo yun, walang... Hayaan nyo kaming dalawa'y magsakalan, ganun lang talaga kami. But doon mo makikita talaga yung mga tunay mong mga kaibigan, kung gano'ng kakatibay as a person, yung dignity na titira sa'yo, kung dapat wag mo masyadong personaling lahat. Aifa and Alisa, kamusta na kayong dalawa ngayon? Nakapag-move on na ba kayo? Or anong klaseng relationship pa meron kayo ngayon? Sobrang okay kami ngayon. Kasi kami, parang nung nag-away kami doon, syempre dala yun ng stress, plus kailangan mong pakisamahan bawat isa. Hindi mo alam kung paano mo sisimulan kasi hindi mo kilala bawat ugali ng isang tao dun eh. So parang kaming dalawa, kami yung naunang sumabog, so nag-away kami. Pero ang maganda naman kasi sa amin, after nun, pagka-uwi namin, kung ano man yung desisyon na ginawa namin is pareho namin gusto. So wala kaming pinagsisihan. Although, minsan nakakaingit pag napapanood mo yung mga challenge nila, kaya lang hindi rin maganda kasi pag nadamay ka pa dun sa mga away ng iba. Ako naman, ako, sobrang gusto ko mag-stay, kaya lang, nakakatakot pala itong mga to, ang wild. Nosebleed pa, ano ba to? Nakatakulo ko ngayon. Sobrang na-miss ko yung island, Tapos naman, may mga... Isayin ni Aifa, kamusta? Okay kami okay ni Aifa. Okay kami, pero meron bang galit sa akin dito? Sabihin niyo na. Kaya maging happy na rin kayo. Maribel, after Survivor, how did you feel? Well, after Survivor, I was back in my real world. So that was really my real kind of game. Ayala, napansin ko, ang Survivor game talaga, merong, hindi naman sa lahat, pero lahat, karamihan, nagkakaroon ng post-traumatic stress disorder. Yung tapos na yung laban, nandyan pa rin yung mga, they still go back to the past. Tapos na yung game, nakikipaglaro pa rin until the present time. In my case naman, I've never been better. High profile bago mag-Survivor, mas high profile after Survivor. Okay, simula pa lang yan sa ating pagbabalik. I'm sure mas magiging mainit pa ang usapan dito sa ating reunion special. Pero bago ang lahat, ngayon malalaman din natin ang opinion ng ating mga fans at diehard supporters dito sa Survivor. Dahil sa loob ng isang buwan, binigyan naman sila ng pagkakataon bumoto through social media sites gaya ng Twitter at Facebook. Sino para sa kanila ang hottest female castaway of all time? Pareho kaya kami ng naisip? Ang top 10 hottest female castaways mula sa seasons 1 to 4. Patani Danyo, Nikki Daculio, Jeff Gaitan, Kay Alipio, Michelle Madrigal, Maria Isabel Lopez at Isabel Granada sa top 5. Micah Bachelor, Aubrey Miles, Steph Prescott at Mara Yokohama sa top 2. At ang ibinoto ninyong hottest female castaway, Solen Yusaf. Sinasabi ko kasi, lumalabas, hindi lumalabas ang totoo na parang sino ba talaga ang nag-mastermind daw ng nangyari nito.